Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Ito ang aming farm 1 ng Bohol Chocolate Farm dito sa Bohol. Ito yung nasira noong December ng bagyong Odette. Sa kasalukuyan ay nag-grass cutting kami dito. Nandun yung mower sa kabilang side ng farm 1. Susunod ay itong part na ito. Karamihan sa mga natanim dito ay BR25, may UF18 at saka merong PVC123. Ito ang sitwasyon ngayon ng mga kakao. Ongoing ang kanyang recovery. Magpapalinis tayo dahil schedule na naman ito sa pag-fertilize after na malinis itong area na ito. Nung wala pang Odette ay maganda na ang tubo nitong mga kakao na ito. Kaso nagkaroon ng kalamidad kaya nasira. Thank you so much sa ating Panginoon na naka-recover din unti-unti itong mga kakao natin dito. May mga naunang tanim dito. Ito yung mga UF18 na naka-harvest na kami nito noong November. Ito yung mga naunang tanim, siguro nasa 7 years old itong mga kakao na ito. Ito yung kanyang mga bulaklak. UF18 is a Trinitario clone from Costa Rica. Ito ay pinadami dito sa Pilipinas. At ang unang naka-acquire nito sa Costa Rica ay ang Ayala Plantation doon sa Davao. 1980s, dumating ito sa Pilipinas. Itong UF18 from United Fruits ng Costa Rica. Kaya ito lilinisin tapos mag-fertilize kami dito upang bumalik ang kanyang dating struktura nitong mga kakao. Ang shading namin dito ay niyog, may mga saging. Ito yung mga nasira nung bagyong Odette. Buti yung saging ay meron sumibol, pero yung mga niyog ay wala na. May kawayan pa doon na buwal. Papalinis pa siguro yan kung may ano, may bakanteng mga tao. Dito, iikot tayo dito. Mayroong mga halong W10 itong mga natanim dito. Ang nangyari kasi dito ay bumagsak ito, portion na ito bumagsak nung bagyong Odette, kaya nilagyan ng tukod. Yan, nakatukod. Ito mga kaibigan, wala na tayo sa season, patapos na ang low peak season at merong mga
bulaklak. Yan, may mga maliliit na bunga. Churil ang tawag dito. Siguro kung makasurvive ito ay makaharvest tayo ng pakunti. Pakunti-kunti lang muna. Ito, wala kasi tayo dito nung January up to May. Dapat ito, tutupuran pa ito. Pupruning ito dito banda. Dahil wala na. Halos humalik na sa lupa. Tapos ito, tataas ito, tutupuran. Okay. Tapos dito sa baba ay meron tayong mga gabi-gabi. Yan. Tapos itong mga ganitong halaman, ito yung tinatawag dito na naring-naring. Nakakatulong ito sa summer kasi nagbibigay ito ng lamig sa mga ano, sa mga kakao natin. So may tuko, nilagyan nila ng tukod, pero kailangan iangat pa ito dahil ito ay nahati, nabagsakan ito ng sanga na bumuwal na ano, galing doon mahogani. Ito ang kakao, mga kaibigan. Ito ay naglalast ng 100 year old. 100 years. Yes. Kapag inaalagaan lang ng mabuti.